Hello mga ka-Bebe Loves! So welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, mayroon naman tayong panibagong content. Ayan. So ang content natin ngayon is itatransform natin siya bilang Barbie girl. Girl, ayan. Magandang dilag, ganun. So yun nga guys, titignan natin kung mas bagay pa talaga sa kanya maging babae. And also disclaimer lang guys, I'm not a professional makeup artist. This is my basic knowledge when it comes to doing makeup. Own preference ko lang to guys. And please huwag niyo ako i-bash kasi ganito ako mag-makeup. So thank you po pala sa lahat ng sumuporta, nanood sa aming last video. Please continue supporting us. Please like and share and subscribe our YouTube channel. So, huwag na natin patagalin pa. Let's go! So, ayun nga guys. As you can see, nakapag-prep na siya ng kanyang face. And also, nakapaglagay na siya ng primer. Next natin gagamitin is Strobe Cream by MAC Cosmetics in the shade Gold Light. Mas gusto ko kasi guys na medyo mas glass skin finish. Yan yung mga nauusong makeup looks ngayon. Yung sobrang luminous, sobrang healthy glowing skin. Ayan. Ano kung ganyan? Ito, I think nabili ko to $30 yata. Mahal lang talaga siya guys, but it really works. Especially, pag gusto nyo yung makeup nyo is sobrang healthy looking ng skin nyo. Maganda to. Ito yung usually ginagamit ko pag gusto ko ng mga clean girl look. Shining, shimmering, splendid niya. So, next natin gagamitin is from e.l.f. Cosmetics. This is the Flawless Satin Foundation in the shade 240 Vanilla. Wala akong ibang shade, guys, na magmamatch sa kanya. So, ito yung pinaka-closest shade na I think magagawan ko ng paraan. Kasi ako, I usually get foundation that 2 times lighter than my skin because my skin oxidize, so nagiging dark siya after hours. So, I'm just gonna put a little bit sa mga areas na kailangan ng tulong. Ito pala guys, I usually wet the beauty blender because I don't like the effect on the dry beauty blender, if you know what I mean. Medyo crusty kasi yung finish niya kapag dry siya. So, I'm just gonna blend it. So, ayan na yung kinalabasan ng kanyang foundation guys. Medyo kikipag-cooperate naman yung skin niya. Ang galing! So, next natin gagamitin is highlighter or concealer. This is a e.l.f. contour palette. Ayan, with 4 shades. Meron siyang pang contour and also meron siyang pang highlight or pang conceal. Ayan. So, I will be using this tiny brush para malagyan ng cover yung taas mo yung mata mo para malagyan ng coverage yung under eye niya. Kasi guys, ito talaga yung pinaka maitim sa kanya. Kapag babae ka, anong gusto mong pangalan sa'yo? Luisa. Bakit napili mong Luisa? Siyempre, yung bahala na mama ko. Thank you, Bessie! Anto ako maglagay ng concealer. Pero hindi ako everyday naglalagay ng concealer, guys. Pag lang may glam look, ganun. Kapag kunwari may events na kailangan mas maganda yung coverage ng mukha mo sa picture, ganun. I-blend natin yan using the same beauty blender. Nakita nyo guys, nawala yung eye bags niya. So, after blending ng concealer, next natin gagawin is contour.
Ang gagamitin natin pang contour, yung medyo dark. Kasi maputi yung kanyang foundation. Ayan ko. Ibe-blend lang natin yan, guys. Using our Real Techniques brush. Ayan, ganyan ako mag-contour, guys. So, next naman natin i-contour is yung kanyang nose. And I will be using the lighter shade, which is this one, para sa kanyang nose area. Oh, di ba lumiit yung ilong mo? Next thing we will do is we will put e.l.f. Hydrating Camo Concealer lang sa taas ng nose niya. Para mas ma-define yung contour na ginawa natin. Medyo crazy lang siya ngayon. Umangos yung ilong mo. Okay ba? So mga ka-Bebe Loves, kung may naisip kayong ipa-content sa amin, just feel free to comment down below. Diba? Mas snatch yung ilong mo. So guys, ayan na po yung mukha niya after the contouring. Next natin gagawin is isa-set na natin yung face niya using this airspun loose face powder. Mag-drawing lang ako ng line. Para mas snatch yung sa may jaw area and sa under eye. Guys, since na-set na natin ang kanyang face, next natin is magkikilay na tayo. We will be using this goof-proof brow pencil by Benefit. Actually, hindi siya pencil. Pero nakalagay pencil siya. Kasi ano siya eh, iniikot. Eh, di ba yung pencil tinatasahan? So, binrush ko lang yung eyebrows niya, then tatry ko yung best ko para malagyan siya ng kilay. Oh! Ito naman yung problema ko, guys, kasi pagdating dito sa kabila, maganda siya. Pagdating dito sa kanan, pangit na. Next, I will be using this Precisely Brow Wax. So, this is like a eyebrow mascara. Ang gaganda kasi guys talaga ng mga Benefit products when it comes to eyebrows. Using the same concealer brush na ginamit ko kanina, dilinisan ko lang yung mga edges na hindi pantay para mas mukha siyang define. Ayan, hanggang ganyan lang yung kaya kong gawin sa kilay niya. So, next natin gagawin, guys, is we're doing eyeshadow. So, I have this eyeshadow from Wet n Wild. Marami siyang shade, guys. Napakaganda. We gonna do like a soft glam look. So, itong look na to, guys, is based lang sa kung anong tingin ko na magagawa ko. Kasi ayokong mag-try ng looks na hindi ko kaya gawin. Baka masira lang yung makeup niya. So, ang una kong gagamitin is this shade. Ang kung kita nyo, para siyang cream color. And I'm using this brush.
Wala siyang pangalan. So next, I will be using this color, yung dark. Ayan. So yun nga guys, nakalimutan kong maglagay ng tape. Guys, is maglalagay tayo ng konting shimmer, which is this one. So, dadagdagan pa natin ng konti pang shimmer na mas light. Light pink naman yung pagka-shimmer sa middle. That we will be using this bronzer from Maybelline in the shade 100. Hindi ba guys, sabi ko sa inyo, nagawan ko ng paraan yung foundation kanina na hindi na siya sobrang light. So next natin gagawin is maglalagay na tayo ng blush on from MAC Cosmetics again in the shade Pink Swoon. So after that, I will be using highlighter from the same palette earlier and I will be using itong color white. Cupid's bow. So, after everything, nagawa ko na yung face niya, yung eyeshadow, and yung eyebrow. Next, I will be using this Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night, Stay All Day. Ayan. Para hindi matakot yung makeup at magstay sila dyan. Ika-curl ko lang ulit yung lashes niya para mas kita siya. We will be using this Maybelline Color Sensational Shaping Lip Liner in the shade Rich Wine. Our final look. Ayan po ang kanyang face. As you can see, tapos na po tayo sa kanyang makeup. So, magde-dress up lang siya and we'll be back. Tapos ang aming video. Sana nagustuhan nyo ang kanyang final look. And may masasabi ko ba, Madam Luisa? Ang masasabi ko lang is, napakahirap pala maging babae. Thank you so much thank po you. Sa lahat ng manonood. Please, like, share, and subscribe!